Good po kayong tinatanggap ng parokya ng San Pio Ikasampu sa pagdiriwang ng banal na misa. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapista ng ating mahal na patron si San Pio Ikasampu. Ang tema ngayong taon ay San Pio Ikasampu, kalakbay at kaagapay sa pagbabalik ng lahat kay Kristo. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Douglas Badong, Cura Paroko ng Nuestra Señora de Soledad Parish, Binondo, Manila. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos Ama, Panginoong Hesukristo at Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Minamahal ko mga kapatid, natitipon tayo sa hapag ng Panginoon upang makinig sa Kanyang salita ng may nag-aalab na puso at upang buksan ang ating mga mata habang inahati niya ang tinapay sa atin. Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng ating patron si San Pio Ikasampu. Palapakan po natin ang Panginoon. Siya ang Papa ng Kabanal-Banalang Sakramento, tagapagtanggol ng batas kanoniko, nagpanibago ng liturhiya ng simbahan, at nagpahintulot ng komunyon sa mga bata. Ilan lamang ito sa kanyang mga katangian at nagawa nung siya ay naging pastol ng simbahang katoliko. At ang lahat ng ito ay kanyang nagawa sa iisang kadahilanan, ang lubos sa pagmamahal at pagiging tapat sa Diyos. Sa pagdiriwang natin ngayon ng banal na Eukaristiya, ating itaas ang ating mga panalangin sa Diyos Ama
sa pamamagitan ng ating mahal na patron na si San Pio Ikasampu. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasal sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Excelsis Deo. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong mga sugo ang Papa na si San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang tanan kay Kristo. Ang pagsunod sa itinuro niya ay ipinakitang halimbawa, ipagkaloob mong makamtan namin ang walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay gumawa ng masama sa Panginoon. Naglingkod sila sa mga Baal. Tinalikdan nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at siyang nag-alis sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga diyos-diyosan na mga bayan sa paligid. Kaya nagalit sa kanila ang Panginoon. Tinalikdan nga nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Baal at kay Astaroth. Dahil dito, nagalit ang Panginoon sa Israel. Kaya sila'y pinabayaan niyang malupig ng kaaway at samsaman ng ari-arian. Tuwi silang makikipagdigma, ipinalulupig sila ng Panginoon tulad ng kanyang sumpa. Anupat wala silang kapanatagan. Ang Israel ay binigyan ng Panginoon ng mga hukom upang magtanggol sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinggan ang mga ito. Tinalikdan nila ang Panginoon at naglingkod sa mga diyos-diyosan. Lahat ng hukom na inilagay ng Panginoon ay tinulungan niya upang iligtas sila sa kanilang mga kaaway. Nababagbag ang kanyang kalooban dahil sa kanilang mga daing bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom na inilagay niya, ang mga Israelita'y nagbabalik sa pagsamba sa mga diyos-diyosan. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang mga ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang kasamaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway mamutawi sa aking mga labi ang pagpupuri sa'yo.
Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos at nalumikha ang pag-asa at adhika. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?" "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian, at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Fiesta po. Ano, tingnan nyo nga yung katabi nyo kung gutom pa o sa sobrang kabusugan kaya ganyan ang mukha niyan. Sabihin nyo nga po ulit sa katabi ninyo, magsaya ka naman. Di ko alam kung anong dahilan ng kalungkutan ng mukha ninyo, bagamat fiesta pero sadyang hindi nagiging ganap yung kaligayahan. Kaya paulit-ulit, no? Kada taon, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng isang banal o na isang santo dito sa inyo pong komunidad, si Padre Pio, para mapaalalahanan tayo muli ng paulit-ulit. Maikli lang ang buhay, sayang ang buhay, kung mabubuhay ka lang ng malungkot. Ano ba yung kinakalungkot nyo? Walang pera? Ilang taon ka nang walang pera? Di ka pa ba sanay na mabuhay ng masaya kahit walang pera? Si San Pio, no? Ano ba nasabi ko kanina? Padre Pio ba? San Pio, no? Santo Papa Pio. Talagang sa kanyang panunungkulan bilang Santo Papa, sinikap niya na magawa ang lahat, no, sa abot ng kanyang makakaya kung paano mailalapit si Jesus sa tao at kung paano mapapalapit ang tao kay Jesus. Kaya nga, no, sabi sa maikling panahon, sinikap niya na ang Eucharistia, ang kabanal-banalang sakramento sa Eucharistia ay maabot ng mga tao. Mapalapit ang mga tao, magkaroon ng active na partisipasyon. Kahit na ang mga bata, sa murang edad pa lang ay makatanggap na, makilala na nila kung sino si Jesus na nasa sakramento. Eh tayo ba? Matatanda na tayo. Ilang taong ka na ba dito sa parokya ng San Pio Gis? Ha? Isa ka ba sa nagtayo ng poste ng simbahang ito? Pero ang tanong, nakikilala mo ba ng labis? O sabihin na natin, mas
mas nakilala mo ba sa puntong ito ng buhay mo si Kristo, kung kaya isa ito sa nagiging dahilan para hindi ka maging malungkot? Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag ka nang malungkot. Kasi yun naman ang tanging hangad ng Diyos, no? Ang magbigay ng buhay para sa atin. Kung malulungkot ka rin lang, araw-araw malulungkot ka rin lang. Halimbawa, bukas, ngayon malungkot ka, bukas malungkot ka pa rin, ipagdadasal ko, kunin ka na ni Lord. Kasi anong saysay ng buhay mo kung ibubuhay mo rin lang na malungkot? Natingnan po natin, no? Yung tanong kasi sa ating ebanghelyo nitong isang lalaking ito, paano po ba ako magkakaroon o magkakamit ng buhay? Paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sabihin nyo nga po, buhay. Sabihin nyo po, mabuhay. So sabi dito, kung tutuusin, mabait po itong lalaking ito. Kasi ang sabi dito, inisa-isa ni Jesus, no? O, kung gusto mong magkaroon ng buhay, magkamit ng buhay na walang hanggan, alamin mo yung mga utos. O ba? Sabi dito, no? Alamin mo ang mga utos, sundin mo. Alin po dun? Wow! Matalino. Alam niya. Yung katabi mo ba, alam? Tanungin niyo nga, ano ang alam niyang utos? Ha? Sampu lang yan, pambihira kayo. Sampu lang yan. Na dapat isinasa puso, isinasa isip natin lagi. Basic yan. Nakakalungkot po minsan o kadalasan, maraming naglilingkod sa simbahan, hindi pa alam yung sampung utos ng Diyos. Kaya, nag-aaway-away. Kahit taong simbahan, nag-aaway-away sa pagsiserve. Kahit deboto ng Nazareno, pipekto sango kayo, ha? Pasan ng pasan yan, presisyon ng presisyon. Ilang taon na, maintindihan mo kung 1 year, 2 years pa lang, 5 years, sige, 5 years. Pero 10 taon ka nang nagdi-devotion, 10 taon na tayong tinutulungan. Actually dito, pang ilan na? 54. Oh, iba hindi alam din, no? 55 years na tayong ginagabayan ni Santo Papa Pio. Bago mag-away-away kung sino pinakamagaling kumanta, sino pinakamagaling mag-lay minister, sino pinakamagaling mag-insenso, sino pinakamagaling mag-lector, commentator, i-recite nyo muna ang 10 utos ng Diyos. Okay pa tayo? Okay. O, balik tayo dito. Sabi ni Jesus sa lalaki, yung sagot niya, alamin mo, sundin mo ang mga utos, magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Aba, hindi pa huminto, gusto pang magpasikan. Eh, ginagawa ko na pong lahat ng iyan eh. Ah, tuwan-tuwa pa siya, no? Ah, magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan. Okay na sana eh. Eh, humirit pa. Alin pa po? Baka mayroon pa po. Ha, inamon mo ha. Sige. Sabi ni Jesus, umayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamahagi mo sa mga dukha ang pinagbilhan. Tapos niyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Ano nangyari sa lalaki? Malungkot na umalis ang binata kasi napakayaman nitong binatang ito. So alin ba sa dalawa kung bakit malungkot ang katabi mo? Walang pera o maraming pera? Kasi hindi assurance, tandaan niyo po ha, kaya huwag kayong mainggit.
Hindi assurance na porket mayaman ang katabi mo, masarap ang buhay niyan. Kung alam mo lang ang pinagdaraanan din niyan, yung problema niyan. Kung paano siya magsisinungaling kapag inutangan mo, sasabihin niyan wala. Eh akala mo lang wala. O kaya nagsisinungaling. O kaya pag sinabing, huwag kang magsisinungaling, patay tayo dyan. Diba? Nasa 10 utos. O huwag kang magsisinungaling. Sabihin natin, hindi naman po ako pumapatay. Eh, pero, o sige. Sige, tanungin niyo yung katabi ninyo. No? May pera ka ba? Dali. O diba, kahit mayroon, wala. Kasi yung pamantayan natin laging, yung 1 million, wala pa rin yan. 2 million, wala pa rin yan. Isa sa natutunan ko po tungkol kay Santo Papa Pio ay yung pagtuturo niya ng awareness sa mga tao na tinatawag tungkol doon sa evils of modernism. Yung mga kasamaan ng mga makabagong teknolohiya o pamumuhay. Yung sinasabi ng mundo na mas marami, mas masaya. Kaya yung mga tao, nag-a-accumulate para daw maging masaya. Pero yung reality, hindi talaga ito yung nagpapasaya. Kasi kapag ngayon, bumili ka ng bagong unit ng cellphone, at tingnan nga ng mga cellphone ninyo, taas nyo ang mga cellphone ninyo, nahihiya na naman kayo, ha? Yan. Ano yung naramdaman nyo nung makuha nyo yan? Masaya. Tapos yung katabi ninyo, inggit na inggit kasi bago na naman ang cellphone. Huwag kang maingit, hindi pa bayad yan. 2 years, 3 years to pay yan. Tapos naiinggit ka, eh, namumoblema nga yan kasi, naku, malapit na naman mag-payday. Ikakaltas na naman yan. Pero di ba, nung makuha mo yan, bagong unit, bagong model, ang saya-saya mo, yes, ang saya. Eh ngayon, lumabas na naman ang bagong unit. Ano na ba? iPhone 16? 17? O Apple? Samsung? O, kaya ngayon, pag tinitingnan mo na naman ang cellphone mo, malungkot ka na naman. Para bang aping-api ka? Wow, aping-api. At wag mo ipagmamalaki kung latest na model yan. Ha? Kasi yung mga vendors sa Divisoria, kahit yung mga, ano bang tawag namin doon? Yung mga street dwellers, naka-iPhone din. Pala nyo kayo lang. Pero ito hindi napapansin ng mga tao. Pero there's parang evil, no, na roaming around in disguise na mas masaya kapag maraming kotse, mas masaya kapag maraming bahay. Eh yun yung mga stress natin ngayon eh. Doon nang gagaling. At dahil stress ka, minsan, dinadahilan mo, tamad-tamaran ka, hindi ako magsisimba. Hindi ako lalapit kay Kristo na nasa Eucharistia. Hindi ko siya tatanggapin. So, silently, nananalo ang demonyo. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, lumayas ka, Satanas. Hindi po masama yung ano, ha? Huwag nyo po ma-misinterpret, ha? Hindi po masama na nagpupundar tayo. Kasi pinagpaguran mo yan, eh. Deserve mo yan, no? Pero huwag mong ilagay dyan na yan na yung kaligayahan mo kasi hindi talaga. Minsan ito po yung mali. O, hindi minsan, pero maraming mga magulang isa ito sa pagkakamali sa kanila pong ginagawa. Kasi yung mga magulang, kung alam nyo yung kanilang pagsusumikap, yung pagtitiis nila, paano sila nakapag-aral,
yung baon, yung maglalakad ka ng malayo para makapasok. Tapos ngayon, maginhawa ang buhay. Pero yung isang pagkakamali po, dahil minsan, sinasabi ninyo, ayaw kong maranasan nila yung hirap na dinanas mo. Kaya ngayon, spoon feedings yung mga bata. Lahat nandiyan dyan na, iniaalok na. Ayan, tinan nyo, anak nyo, tamad. Yung anak, mga anak ninyo, tinan nyo, anong pinag-aawayan? Yung pinaghirapan ninyo. Yung lupa, bahay. Hindi tuloy sila nagpupundar, nagsusumikap na makapagpundar para sa kanila. Bibihira yung magsasabi ng kapatid na nay, tay, o ano ba ang tawag ninyo, papsi, mamsi, bigay mo na lang sa kanila. Yung nagpapaubaya ka, bigay mo na lang kasi meron naman na ako eh. Ah, hindi, makikipag-away yan, makikipaglaban yan. Lagi na lang siya, lagi na lang sila, paano naman ako? Oh, pinabayaan ka ba? Kaya ano mangyayari? Magagalit ka sa magulang mo. E ano ang sabi dito? Igalang mo ang iyong ama't ina. Pero dahil sa pera, nawawalan ka ng respeto sa iyong ama't ina. Ayaw mo kasi mag-aral, ayaw mo magtrabaho, asa ka na lang na asa. Ay kaya lang, yung mga magulang kasi, hindi yung tinuruan paano magtrabaho. Kaya tinan nyo, mga buhay natin, parang ang lulungkot. Yung dati ba, yung, balikan ko lang ng konti, no? Yung dati ba na kahit tuyo yung ulam, pero masaya kayong pamilya, di ba? Kahit itlog lang yan, kamatis, masaya eh. Pero ngayon, pambihira, ang sarap-sarap na ng ulam, pero ayaw nyong magsabay-sabay kumain. Nagfiestahan kahapon, yung iba nag-uwi pa. Ang problema, naghanda ka, hindi naman kumain, doon sa ibang bahay kumain. Eh kaya ngayon, inutang ko to sa Bombay, walang kumain. Eh na nangyayari ngayon. Isip mabuti ha. Kasi ang gusto ni Jesus, buhay na walang hanggan ang makamit natin. Okay po yun. Sige, masaya ka, makapag-pundar ka, no? Magkaroon ka ng mga alahas. Okay yan. Hindi po yan masama. No? Pero lahat ng yan, tandaan natin, ha? Iiwan yan dito. May iwan yan. Kahit isama mo pa yan sa kabaong mo pagdating ng araw, kukunin pa rin yan. Pag binuksan niyo ka ba after, di ba, after 10 years daw binubuksan, no? After 10 years. Alam nga naman, pag renovate ka, ikikremate yun, manghihinayang sila. Real talk tayo dito. Hindi yan susunugin. Pero ang magdadala sa atin sa langit ay yung hindi yung kung ano yung inipon mo, ha? Yung pinagpaguran mo, pinagsimikapan mo, hindi yon ang magdadala sa atin sa langit. Ang magdadala sa atin sa langit ay yung kung ano ang ipinamigay mo. Kung ano yung inalis mo sa iyo. Kasi nag-attach tayo ng nag-attach, di ba? No? Kasi nag-accumulate nga. And then, sana, habang tumatanda, habang alam naman natin na wala namang habang buhay dito sa mundo, natututo tayong nagde-detach doon sa mga material na bagay. Yung simulan mo na rin na ipamahagi o ipamigay, no? Yun ang magdadala sa atin sa langit. Eh kung halimbawa ba, sa puntong ito, mayroon na ba tayong naipon sa langit dahil dun sa pagiging mabuti mo at pamamahagi o pagbibigay na ito? Kung wala pa, hindi pa naman huli para sa atin. Sa tulong ni Santo Papa Pio, nawa, maintindihan natin
ang mga utos na ibinigay sa atin at kung paano natin ito isa sa buhay sa araw-araw na tayo po ay nandito pa sa mundong ito. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao na may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo kay Jesus, ang mabuting pastol, upang siya'y mangasiwa sa ating simbahan, pamayanan at ating mga pangangailangan, at magsugo ng mga mabubuting pastol na mga ngalaga sa bayan ng Diyos. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway, patuloy na manatiling tapat na pastol ang Santo Papa at ang mga kasamahang namumuno sa simbahan na maghahatid sa buong kawan sa mabuting pastulan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway, maglaan ang buhay sa kanilang paglulungkod sa taong bayan ang mga hinirang na mamuno sa pamahalaan ayon sa diwa at halimbawa ni Jesus na mabuting pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway makatanggap ang mga kabataan ngayon ng mga mabubuting halimbawa mula sa mga nakatatanda upang lumaki silang mga mamamayang responsable, nagmamalasakit, at nagpapahalaga sa dangal ng bawat nilalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway dumami ang mga kabataang tutugon sa paanyaya ng Diyos sa bukasyon ng pagpapari at pagiging mga relihiyoso o relihiyosa. Maialay nawa nila ang kanilang buhay ng buong buo para sa layunin ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway makatagpo ang mga may sakit at nahihirapan ng kaginhawahan mula sa Panginoon, ang mabuting pastol, nag-alay ng kanyang buhay para sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway maging tapat na pastol din tayo sa ating mga kapatid, sa ating pamayanan ng parokya ni San Pio Ikasampu, lalo na sa mga kapatid nating walang hanap buhay, naliligaw ng landas at nasa daan ng kadiliman, at gabayan sila pabalik patungo sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong pagpapaunlak, natanggapin ang aming paghahain, loobin mong kaming nagdiriwang na may pagtalima sa tugubilin ni Papa San Pio ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oh,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa paggunita namin kay Papa San Pio, kami nagsalo-salo sa banal na hapag, ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po. Magsitayo po tayong lahat, sabay-sabay nating parangalan ang ating minamahal na patron at pintakasi. Ipanalangin mo kami, San Pio Gis. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinutulungan mo si San Pio Gis na masalamin ang larawang paglilingkod ni Kristong Dakila. Hayagan niyang pinagsumikapan na maibalik ang lahat kay Kristo sa kanyang mga aral, sa kanyang paglilingkod, bilang kahalili ni San Pedro at kinatawa ni Kristo sa simbahan. Naway matularan naming ganap ang iyong anak sa pagsunod sa paglilingkod ni San Pio Gis sa iyong abang simbahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang pagbabasbas, ako po ay napapasalamat sa inyo pong pag-imbita sa pamumuno po ni Father Neo Phil sa na maging kabahagi po ng inyong pagdiriwang na minsan na rin pong naging bahagi ng buhay ko itong St. Pius X dahil ito po ay sakop ng Vicariate of Holy Family. Ako po ay taga-Singgalong dyan sa St. Anthony. So nililibot po namin ito dati kapag may mga meetings, lalo na kapag yung parachute ministry. No, isa po ako sa youth leader noon at dito po madalas kaming nakabisita at nakakapunta po dito sa parokya. At ngayon sa kapisahan ni San Pio, ay maraming salamat po na makabalik muli dito sa komunidad natin, dito sa San Andres. No? Tama ba? San Andres pa rin naman to, no? Onyx. Social kayo, ayun nyo ng bukid ha. Dati kayong bukid. Pero salamat po, no? Salamat at nawa, mabiyaya at mas maging mapagpala po ang kapisahan ito. At nawa po, kung hindi man kalabisan, sana naman sa susunod na taon, pagtulong-tulungan po ninyo na kapag tumingala ako, no? Medyo...
okay-okay na siya. No? So para sa simbahan po, huwag kayong magdamot para sa simbahan. Ha? Magdamot na kayo sa pari, huwag lang sa simbahan. Ha? Kaya tiyakin nyo rin na para sa simbahan, para mas maging, yung pagdarasal natin sa simbahan ay mas makatulong yung ambience ng simbahan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Puspusin nawa ng Panginoon ang inyong mga puso nang walang maliw na pagmamahal sa lahat ng tao na tulad ng sa Kanya. Amen. Gawin niya nawa kayong mapagparaya at maunawain, lalo na sa mga di gasinong pinagpalad, di nakapag-aral. Amen. Nawa puspusin niya kayo ng maraming tanda ng pagpapahalaga, pakikiisa at pagmamahal saan man kayo naroroon. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo sa kapayapaan at maging kasangkapan ng pagmamahal ni Kristo sa lahat. Salamat sa Diyos. Happy Fiesta po sa inyo lahat.